ni papakain ko sa bisita ko, yung balance hindi daw niya babayaran. Kaya sir, nang galing ako Cebu City sir, pumunta ako diyan sa kanila sir kahit pagod na pagod kami kasi. So ma'am, hindi totoo yung sinasabi niya, yung driver mismo nagsabi raw na driver niyo yung nag-deliver. Hindi yes, para sir. Sa inyo ito. Totoo yung sinabi ng driver sir na, ma'am, nagkamali yung order. Kasi sir, ayaw niya ibigay. Sinabi ng driver, dahil sasabihin ko na lang na mali yung order kasi ayaw talaga ibigay yung food. Gagawa kayo ng paraan para ma-pull out yung food. Okay. Kaya pala sinabi, hindi sa inyo ito, ma'am, kasi ayaw niya magbayad. Ay, ibigay ang balance. Kaya yes, i-pull out yes, na yung pagkain at parating na yung... Na lang po kami. Okay. Nag-click po kami na para ma-pull out yung food. Gets ko na po. Ma'am Maria May. Okay, pero okay. Sir, totoo na. Hindi naman sila sinungaling. Totoo yung driver. Totoo yung... Kasi ayaw mo magbayad. Hindi, magbabayad ako. Sir, bakit hindi ako magbabayad? Wala ba akong karapatan, sir, na magtanong na, ito ba talaga yung order ko? Ang liit lang. Nandiyan nung lahat ng mga witnesses ko. Siyempre, customer ako, sir. Magtatanong talaga ako, totoo ba ito? Ito ba ito? Ma'am, alam mo, ma'am, sana, ma'am, bago kayo nag-order, nag-request muna kayo ng sample. Di ba? Walang sample, sir, kasi hindi siya yung nakausap ko, sir. May reseller. Well, ma'am, kahit na, sana nagtanong kayo sa reseller, ito, lesson learned for everybody. Dapat, sige, gano'n ba karami yung chop suey nyo? Gano'n ba karami yung escabeche? Gano'n ba karami yung sweet and sour shrimp? Gano'n ba kalaki na lagyan? Nagtanong ako niyan, sir. Nagtanong, nandito lahat, sir. Sabi talaga niya, sir, good for 50 to 60 tax talaga, sir. Totoo yan. Good for... Kaya nga, tingnan mo naman, ako pero, niyan. Pero ma'am, sa pumputahe, ang dami pumputaheng dumating sa inyo. Wala, sir. Kunti lang talaga yung tray-tray na maliit lang. Yung tray-tray na maliit lang talaga, sir. Totoo kaya yan. Kaya nga, ma'am, pag sinabi kasi, okay, tray-tray na maliit, pero 10 putahe, alangan ba naman, bawat isang tao, 10 putahe? 8 putahe lang, sir. 8 putahe lang. 8 na putahe lang, at saka 2 prutas. Yun lang. 8 ang putahe, kaya naging 10. Chicken, ganun. Cordon, beefsteak, sweet and sour shrimp, kinuposan, chop suey, spaghetti, scabeche, lumpia, lechon. Oh, totoo yun, sir. Totoo yun, sir. 9. Plus fruits, 10. 10. Oh. Totoo yun, sir. So, ganito ang nangyari, sir. Siya naman yung nagwawala, sir. Hindi ako. Kasi ma'am, ayaw yung bayaran natural, magwawala yung mabayaran. Hindi, babayaran ko yun. Magsisettle muna kami. Ayaw niya makipagsirin. Hindi, sinabi ko na sa kanya, magbabayad ako. Sige, bigyan mo ako ng resibo. Ibigla siyang nagwala. Ha? Bakit pa maghingi ka ng resibo? Maghingi ka lang ng resibo para pala anuhin mo ako? Para i-report mo lang ako or i-ano mo ako sa... BIR. Ma'am, kasi naghanap buhay lang po siya. Anyway, sabi nga ng abogado na kinausap po namin kanina, si Atty. Sam Ferrer, pwede naman to follow yung resibo. Makikipag-settle siya sa BIR tungkol dun sa OR siguro. Mag-secure siya ng resibo from BIR. Magbabayad ako, sir. Yung magbabayad na ako, sir Tulfo, yung magbabayad na ako, yung sinabi ko, sige, magbabayad ako, bigyan mo naman ako ng resibo. Bigla siyang nag-react. Bigla siyang nag-atin talaga. Ma'am, saka na po yung resibo. Pag-usapan po muna natin yung bang na ibigay po yung pagkain na in order ninyo. Oo. Kompleto pero ma'am. Kaya nga ma'am, kaya yung driver down niya nagsabi na hindi sa inyo itong pagkain na ito kasi ayaw niyo mag-deliver, ayaw niyo magbayad ng balanse. Kaya nagsinungaling siya, white lie ang tawag noon para ma-pull out yung mga pagkain na para hindi sila malugi dahil nagmamatigas po kayo, ayaw niyo magbayad. Hindi. Ano ba nawala na sir? Nawala. Ma'am, ito na lang po, ma'am. Oh, hello, sir. So, ma'am, hello, magbabayad hello, kayo o hindi? Babayaran niyo pong balanse o hindi, ma'am? Magkikita kami sa Osgado ngayong 29. Pag-uusapan namin yan doon, sir. Magkikita kami sa barangay. Okay, ma'am. Ma'am, ganito mangyari. Dahil lamang sa 9,800 mag-uusgado. Sir, ganito, sir. Magbabayad ako in front kasi ang... Ano kasi sir, yung lawyer ko kasi, wala pa kasi dito. May pang lawyer ka, pero 9,800 wala. Alam mo ba, yung lawyer pa lamang, ubos na yung 9,000 mo sa acceptance fee pa lang. May lawyer na 50,000, may lawyer na 25,000, may lawyer na 100,000. Sa lawyer pa lamang, ubos na yung 9,800 mo, tapos nandiyan pa yung korte. 9,800 lang, ayaw mong bayaran. Sir, magbabayad ako. I tell you, magbabayad ako. Magbabayad ako, sir, doon pagkikita namin personal sa aming hearing, sir. Saan? Pero, sa korte o sa barangay? Ay, sa barangay muna, sir. Oo, doon. Magbabayad ako doon sa kanya. Tapos, yung hearing namin doon na yun, iba na yun. Okay. Sige. Magbabayad ako sa kanya. Very good. Ma'am. Magbabayad ako sa kanya. Tingnan mo lang.
gusto ko magbabayad ko yung may mga witness na makakita na nasa barangay talaga. Okay. Why not? I will not pay. Oh, pero pero yung kaso namin, carry on yun yung kaso namin. Carry on na talaga yun. Hindi na yun magbabago. Walang settled. Ano yung sabihin, ma'am, carry on? Magdidimanda po kayo? Nagdimanda na kasi. Nagdidimanda na kasi ako. Ano po yung kinaso niya sa kanya? Marami, sir. Hindi na lang ako magsasabi, sir. Kasi confidential yun. Kasi confidential? According to my lawyer. Hindi sige. Yun. Okay, according to your lawyer. Please, just respect me, sir. Oh, ma'am, I respect you, ma'am. Of course. Thank very you, much sir. So. Ginagala. Please. Sige, ang importante, ma'am, magbabayad po kayo sa barangay. Sige po, ischedule namin yung pagbayaran nyo sa barangay at doon po, magkapalitan kayo. Bibigyan kayo ng pera, at bibigyan nyo siya ng pera, ng balance, and bibigyan din kayo ng acknowledgement receipt na natanggap nyo yung balance. Tama, ma'am? Yes, correct, sir, Tulfo. Ah, very okay. Correct. At least may mga witness doon na nakakita. Opo. Yun ang hinihintay ko lang. Opo, ma'am. Si chairman, tapos yung mga kagawad, at least may makakita na nabayaran nyo siya. Oh, yes. At least may nakakita doon, mga barangay, mga ano-ano doon, mga barangay tanod, mga okay. Ganyan. Ah, kasi mas mabuti kasi yung legal tayo, sir, lahat. Opo, ma'am. Oh, naintindihan ko po, madam. Kasi yung first in the beginning na niya, pag-akyat niya sa property ko, grabe na yun, sir. Okay, sige, ma'am. Sandali po, ma'am. Miss Marjorie. Po, Sir Rafi. Okay, babayaran daw niya po, pero sa barangay, okay lang po yon. Maganda nga pakinggan yon para may mga witness na, in fact, na ibigay niya yung balance in full at kapalit nung pera na ibibigay niya sa'yo, siguro maski na sa isang papel, pipirma kayo doon na natanggap niya na po yung balance at wala siya utang. Yes, and po. Then, ito ngayon, meron daw siyang ikakaso sa'yo, pero confidential. Sandali po, talungin natin ulit si attorney. Nandiyan pa ba si attorney Samperer? Attorney Samperer. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sabi kasi nitong si Ma'am Maria May, magbabayad na nga siya, pero tuloy pa rin daw yung kaso. Ano ba posible may kaso niya dito kay Miss Marjorie sa nakikita mo? Itong inireklamo, ha? Okay. Ano ba yung posible sa nakikita mo na pwede niya maaring pwede may kaso laban dito sa caterer o laban dito sa complainant natin? Parang may gustong sabihin. Hello, sir. Go ahead. I think ang ikakaso niya dito is cyber libel. Dahil nga yung video ay pinost. Ah. Hindi ba, sir? Opo. Yun. Yun dun siya lalaban dyan. Kasi ipinost yung video. Ah. Okay. Yun, sir. Oo. Okay. Kasi pag ano naman, kung tungkol lang talagang ipipilit niya na tingin niya maliit, konti yung dineliver sa kanya, evidentiary talaga yung ganong klaseng ano, ilabanan ni, di ba? Okay, pero, so maglalabanan sila sa korte tungkol sa cyber libel, papatunayan ni Maria May yung inireklamo na nilibel siya nitong si Marjorie dahil in-upload yung video sa social media. Ito naman si Marjorie, didepensa niya sarili niya, sabi niya there was no cyber libel because Attorney Sam? Nawawalan signal. Attorney Sam? Hello, sir. Yes, sir. Sorry, sir. Okay. Medyo malabo. Ano yun, sir? Oh, it's a signal. So, magsa-cyber, ang posibleng may kaso ni Maria May is cyber libel. Yes, sir. Dahil pinost niya yung video sa social media. Yes, sir. Oo. Ano naman magiging posibleng depensa ni Marjorie itong complainant? Sir, siguro, yun na lang, doon na lang tayo magkakatalo sa malis, di ba? Nung pinost niya yun, is there really a form of malice, yung intent ba niya sa pag-post nun, tignan na lang natin din kung mapuprove niya. Pero, sir, kasi the mere fact na pinost niya yon and then ang dami ding nasira din somehow yung respondent dun sa pag-post niya nun and ang dami nang nakakita, meron talagang ground para mag-file ng cyber libel. Pero pwede naman yung ipagtanggol yung sarili niya later on. Kung mapuprove niya talagang may ground siya or merong talagang... Di ba sa libel, dapat ma-establish yung malis? Yes, sir. Para, oo. Oo. Kung kaya niyang ma-establish na hindi naman malicious yung kanyang pag-post nung video. Kaya niya pinost yun, para ipahiya si madam, yun, magkakaproblema si Madam Marjorie doon. Okay. Kasi, so, dapat maidepensa niya na pinost ko yan hindi para hipahiyain si Ma'am Maria May, kundi dahil gusto ko makasingil, etc., etc., kung ano yung sasabihin sa kanyang abogado niya.
Yes, sir. Kasi actually, ang libel naman talaga ang pinakamagandang defense dyan, sir. Ano, eh? Walang malis. Kahit na, yun, at saka actually, ang pinakamaganda is kahit na nag-post ka ng something na nakakasira, yun ay, at least yung sinabi mo is factual, meaning totoo. Ah, kahit na nakasira, basta't factual at so therefore, kung factual yun, walang malis, hindi mo gawa-gawa at hindi pwedeng mo... Pwedeng ganun, sir. Oo, kasi, at ayaw, ano mong, ayaw mong manira lang, kaya mong punos, hindi oo, para tama, manira lang. Sir. Oo, kasi di ba ang cyber libel, ang libel is imputation of a crime, a vice, or a defect. Or katulad yan, krimen na hindi mo naman ginawa. Hmm. Pero this, pag totoo naman na ginawa niya talaga, no? So katulad nito na na-receive niya nga, ayaw niyang bayaran, baka yun ang pwedeng maging depensa ni Madam Marjorie dun sa pag-post niya. Ayaw. Kasi nga ayaw magbayad. Okay, na. Okay, sige. Salamat ulit, Attorney Sam Ferrer, Axias Party List Legal Consultant. Okay, Ma'am Marjorie. Yes po, sir. Rafi, pwede right. po ba ako makasingit, sir? Sige, ma'am. Sir, actually, ganito po nangyari. Pagpunta namin dun, sir, nakipag-coordinate po ako sa Barangay Tanod, sir. Pumunta muna kami sa barangay. Nag-ask po ako ng help, sir. Kung pwede, i-escortan mo kami dun. Baka kasi makakasuhan ako ng trespassing. So, ang nangyari, sir, pumunta yung Barangay Tanod first sa kanila. At nag-beg po yung mga Barangay Tanod sa, ni Madam na kung po pwede po, ma'am, kung ayaw niyo po bayaran yung balance po, ibigay niyo na lang po yung lithium package niya po. Willing naman po siya mag-refund. Nagmamatigas po si Madam. So sa tingin ko po, pagbaba ng mga Barangay Tanod, sir, yung mga mukha nila parang walang laban. So sa side ko po, paano na lang ako? Okay. Ma'am, diba, ma'am, sandali pa. Ma'am, ganito. Kung i-demanda niya po kayo, ako po ang sasangga. Magbibigay po ako ng abogado sa inyo. Diyan sa Cebu, maghahanap tayo ng abogado na pwede kayo depensa. Ako na pong gagastos. Okay. Tama po, sir. At least yung 9,800 babayaran niya sa barangay, magkapirmahan kayo. Ngayon, kapag tinuloy niya demanda laban sa inyo, doon ako papasok ng tulong at sasanggain ko kayo, maghanap tayo ng magaling na abogado dyan sa Cebu at yun yung didepensa sa inyong laban. Yes po, sir. Salamat po, Idol Rafi. Okay. Kasi po, sir, ganito po, kaya po napa-escort ako ng mga Barangay Tanod po, sir, kasi yung sa text niya po, nagsasabi siya, okay, kanapunta ka dito, welcome to my territory. Make sure na may dala kang waran. Kaya okay. po, sir, sa... Okay, ma'am. Mm-mm. Okay. I don't think na ikakasuhan ka ng trespassing kasi unang-una, winelcome ka naman, di ba? Hello, ma'am. O, na magandang loob po ako pagpasok ko doon. Okay. Isa pa, tawag natin sa Attorney Sam Ferrer. One more time. Pero ma'am, ang sinabi niya kasi na ang posible may kaso sa'yo is cyber libel. Doon sa cyber libel, sir, yung naipasa na dumating sa akin na summon, sir, is pwede ko ba i-state yung nasa papel, sir? Korte ba yan? Korte na summon o barangay lang po, sir. Ano sinabi? Sorry, barangay po, sir. Ano sabi? Oral defamation, sir. Unjust vexation at saka trespassing po yung nasa oral defamation. Oral defamation, unjust vexation po at saka trespassing. Okay, sige. Okay yun. Medyo... Paano na lang, sir, kung hindi ako nag-live? Ma'am, sandali po, ma'am. Attorney Sam Ferrer. Yes, sir. Ang possible doon ikakaso, kasi meron na lang sumon sa barangay, unjust vexation, tapos, ano pa yun, Ma'am Marjorie? Oral defamation at saka trespassing. Pasok pa doon? So, sino daw ang magkakaso ng unjust vexation? Si Maria May. Si respondent. Ah, okay. Pwede naman talagang ikaso yan, unjust vexation, oral defamation, kasi nga, nag-cause naman talaga ng quite a scandal si complainant nung sumigaw-sigaw sa doon. Okay. At nag-refuse siya, ganyan. Pwedeng ganon. Pero nandun na lang din yun sa justification ni complainant, kasi again, pupunta naman tayo din dun sa intent, no? Kung talaga bang magiging guilty siya dun sa oral okay. defamation and then sa unjust vexation. May isa pa, sir, eh. Ano yung isa? Trespassing? Trespassing. Bakit naman daw nagkaroon ng trespassing?
Ano daw po ang Maria May? Bakit nagkaroon ng kaso ng trespassing? Oo, kasi siyempre naman walang pahintulot, biglang pumasok at pinahiya yung doon mga bisita ko. Nag-live kagad siya. Nagla-live na siya, sir. Nandun pa siya sa baba, nagla-live na siya. Hindi siya ang kausap ko. Hindi siya kausap ko yung ano, yung reseller. Bigla siyang tumulpot na siya, kung sino ka, ganito niya. Tapos nagla-live na doon pa siya sa highway, nagla-live na siya kagad. Oh, ako, papasok ako dito sa bahay mo. Nandun sa ano yan, makikita yan. Inano na yan sa crime, sa cybercrime. Inano na nila yan, yung video niya. Rini-review na nila yan kasi pina-review ko talaga. Pina-review ko na yan. Nasa baba pa lang siya, nagla-live na siya. Nagla-live at saka ganun, papasok ako dito sa ano, walang pahintulot. Bakit? Hindi ko siya kilala. Ano ba yan? Saan magustisya yan? At saka nasira yung ano part birthday ng anak ko, yung pamilya ko, na bitches, nagwala siya doon. Pinaano niya doon sa mga kapitbahay namin, nagsasalita yung mga kapitbahay namin, pinaano-ano pa niya doon, nagkuha siya ng simpati doon sa kapitbahay namin. Okay. O, nag-meet kami ng mama ko. Mama ko galing pa naman sa Mindanao kasi makikita. At kapalit nung pera na ibibigay niya sa'yo, siguro maski na sa isang papel, pipirma kayo doon na natanggap niya na po yung balance, wala siya utang. Yes, and po. Then, ito ngayon, meron daw siyang ikakaso sa'yo pero confidential. Sandali lang po, talungin natin ulit si attorney. Nandiyan pa ba si attorney San Ferrer? Attorney San Ferrer? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sabi kasi nitong si Ma'am Maria May, magbabayad na nga siya, pero tuloy pa rin daw yung kaso. Ano ba posible may kaso niya dito kay Miss Marjorie sa nakikita mo? Itong inireklamo ha, okay. Ano ba yung posible sa nakikita?